Welcome back, mga kaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media. Ito po yung pinakalatest na mga nangyayari po sa Instagram, sa Twitter, at sa Facebook. Siyempre, focus lang po muna tayo kay na Alden at kay Main. Ito naman po talaga yung real life couple. Oops, issue na naman yan, Mr. Destiny. Alam mo, kaya ka nababash eh. Kaya ka lagi na pag-iinitan dahil sa mga sinasabi mong hindi maganda at hindi ka aya-aya sa mga tenga ng mga kat din. Well, wala naman pong pilitan. Lagi ko naman pong sinasabi sa inyo kung ano nga po ba yung nangyayari, kung ano nga po ba ang pinag-uusapan at pinagpipiestahan. Sa ngayon, hype na hype nga po talaga ang Hello Love Again. Di po ba? Kaya nga po, maraming tao ang curious mga kaldab na panoorin. Bukod sa mga issue, ang dami pang nakikisawsaw. Di po ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, mga kaldab, yung mga sinasabi nila Daniel Padilla, di po ba, yung mami ni Catherine, halatang halata po na scripted lang po talaga yan. Kasi, bakit kailangan mo ngayon mag-react kung kailan ipinalabas na yung Hello Love Again? Di po ba? Porket birthday nga po niya nasa 80. Well, ngayon nasa 155 million na, no? Ang dami. Ang daming mga nagaganap. Ang daming, kumbaga, di po ba? Kaya ang sabi ko sa inyo, kampante lang, diba? Relax ka lang sa dami kasi ng mga sinasabi sa Instagram, sa Twitter, sa Facebook. Hindi mo na nga alam talaga kung sino yung paniniwalaan po ninyo. Di po ba? Tama naman po yung mga pahayag ko. Tama naman po yung mga ina-update natin na may mga point, mga kaldab, na magugulat kayo at magtataka kayo. For the first time nga po, di po ba, na ganun ang ginawa ng mami ni Catherine. Oh, tapos kinabukasan, eto na. Tapos nalaman po natin, biruin nyo, 1,000 cinema. Eh, syempre, ang laki talaga ng kikitain yan. Tapos nagpapahay pa. Tapos nakita nyo na po ba, mga kaldab, yung kissing scene ni na Catherine at ni Alden Richards na nagkaroon ng screenshot? Talagang kinuna nila ng video yung mga bagay-bagay na ganun yung mga eksena, no? Tapos inilabas nila. Po ba? Hindi ko alam kung galing po ito sa Hello Love Again, ha? Or ibig kong sabihin, galing to sa GMA Network o kaya sa ABS-CBN. Kasi maganda yung kuha, hindi siya pirated, eh. Ibig kong sabihin, hindi siya kuha sa cellphone. Kumbaga, kuha po siya sa talagang eksena ni na Alden at ni Catherine. Di po ba? Halatang halata po talaga na para tangklilikin at panoorin. Real talk, mga kaldab, walang pinagkaiba to sa mga iba. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi tayo pwedeng malinlang ng mga bagay-bagay na ganyan. Di po ba? Kaya lang siyempre sinasabi nila, nako, kumita lang yung movie, nagkaganyan na kayo. Kikita naman po talaga kasi yung promotion nila talagang sagad, eh. Di po ba? Promotion nila simula pa lang po o nagsishooting pa lang, meron ng black screening, hindi ba naman maubos yan? Oh, tapos 1,000 cinema. Siyempre yung iba talagang, kumbaga, wala kang choice, eh. Panonoorin, may pagpipilian ka po ba pag pumunta ka ng sinehan? Tapos siyempre yung iba nagsasabi na maganda ba to? Try natin, tignan natin kung maganda. Oh, Catherine yan, eh. Alden yan, eh. Nagpapahype talaga. Oh, kaya nga sabi ko sa inyo, imposible po na hindi nga talaga siya kumita. Imposible po na may mga taong hindi siya tangkilikin. Kaya dun sa mga nagsasabi na talo pa raw po yung Aldab, hindi naman po kami namimilit. Di po ba, mga Aldab? Kasi kung talo yung Imagine yung enemy, okay lang. Di po ba? Hindi na namin pa yung paglalaban. Ngayon kasi, mga Aldab, wala naman po talaga silang ipaglalaban. Dahil lang Kat din ay tuluyan na nga pong maglalaho. Eto, solo lakad na lang si Alden. Nasaan si Catherine? Di po ba? Bakit wala? Bakit hindi sinamahan? O,
kung sa tingin niyong silang dalawa talaga gagawa ng gagawa si Katrin para lagi niyang kasama si Alden. Di po ba? Parang kay Mengay dati yan eh, yung black screening nila o yung ano nila ng imagine you and me, kahit saan sila magpunta talagang makikita mo magkasama. Kaya nga nasabi ni Tatay Dab na huwag nyo nang hanapin yung wala. Pero dito, makikita nyo mag-isa si Alden. Oh. Hindi, sinasabi ko lang po ito para lang clear, para lang po sa kaalaman ng lahat, para lang po sa mga taong dumadaan at bumibisita po sa channel ni Mr. Destiny. Siyempre, kailangan ko magpakita ng mga ebidensya at resibo. Ang problema lang po, maraming bitter, maraming mga nagre-react. Tapos may in-upload tayong video na talaga naman pong kitang-kita nyo, di po ba? Na hindi na talaga maganda yung aura o yung pagmumukado ni Katrin. Di po ba? Yung pag-upo lang ni Alden eh. May, kumbaga, tinignan niya lang ng konti tapos balik na siya. Tapos yung ngiti niya, pansin nyo yung ngiti niya talagang hindi talaga maganda. Ibig kong sabihin, kakaibang mood yung makikita nyo sa mukha ni Katrin, tapos hindi niya pa inakbayan si Alden Richards. So, di po ba? Para mas maganda. Siyempre kahit naman ganun ang gawin niya, talagang magpapakilig sa mga fans yun. Pero bakit hindi niya ginawa? Oh. Tapos si Alden, yung tipong na malapit na siya kay Katrin, yung tipong gustong gusto niyang yakapin, pero ba't hindi niya po ginawa? Bakit nailang siya? Same din po ni Katrin. Di po ba na tama lang magpa-picture lang ng ganon si Alden nasa baba? Di po ba? Tapos ikaw may pagkakataon kang iakbay yung kamay mo pero hindi po nangyari o hindi po ginawa ni Katrin. Bakit? Bakit hindi niya ginawa? Kasi may respeto po siya kay Alden. May respeto po siya sa karelasyon o kung sinong totoong karelasyon ni Alden Richards. At ganun din naman po si Alden Richards. May respeto rin po siya sa karelasyon ni Katrin. Kasi kung wala, gagawin niya yun eh. Di po ba? Wala naman po kasing mawawala at wala naman po siguro magagalit. Dahil parehas naman po silang walang relasyon eh. Di po ba? Parehas lang po silang single. Pero bakit parang naiilang po si Alden na gawin yun? Bakit naiilang si Katrin na umakbay kay Alden Richards? Mga katanungang mapapaisip naman po talaga kayo. Mga katanungang, kumbaga, hindi po natin nakita o wala pong kasagutan. Pero nakita natin yung mga ganyan kina Alden Richards at kay Main Mendoza. Oops, issue na naman. Ah, Mr. Destin. Hindi, totoo po. Simula po ng Imagine You and Me, talagang hanggang sa matapos. O, yan yung totoo. Walang halong itsapera lang, kaek-ekan. O, bakit ngayon? Tahimik po yung mga issue. Walang masabi si na Ray Pumaloy, Ogie Diaz, Christopher Min, at yung mga ibang nagpipilit na may relasyon si na Alden at si Katrin. Di po ba? Kasi binasag po sila ni Alden sa interview na bigyan daw sila ng pagkakataon. So, wala na, tapos na, parang tinuldukan nyo na lang na antayin nyo na lang kung ano yung mangyayari, antayin nyo na lang kung kailan yung ano yung magaganap. Di po ba? Parang ganon. Simple lang, pero ramdam mo na parang may mali. Ramdam mo na yung pinupunto ni Mr. Destiny eh talaga naman pong 101%. Hindi po ako namimilit ha, may kanya-kanya po tayong pananaw, may kanya-kanya po tayong opinion. Basta po ang sa akin, masaya na po tayo. Di po ba? Masaya tayo. Dahil nga po, tapos na yung Sarsuela. Masaya po tayo kasi, kumbaga kahit pa paano, naraos po natin ang cut din. Sa ngayon, wala po talagang issue kina Alden at kay Katrin. Nakita nyo naman po yung ebidensya, nakita nyo naman po yung resibo. Hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at saribang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal kina Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya consider na po kitang
bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas, at sa mga senior. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.